Ngayong pandemya, marami sa atin ang naging health conscious. Marami umano ang nag-change ng diet at kumakain na ng mga masusustansyang pagkain para makaiwas sa sakit. Isa na nga rito ang mga pagkaing nagtataglay ng trans fatty acids na isa sa maituturing na sanhi ng cardiovascular diseases o CVD, mga sakit na may koneksyon sa ating mga ugat sa puso. Pasok sa top 3 ang cardiovascular diseases sa pangunahing sanhi ng ikinamamatay ng mga taga-Palawan, ayon na rin sa datos ng Provincial Health Office, kung saan komplikasyon sa pneumonia ang nangunguna na sinundan ng iba't ibang klase ng cancer. Sa Puerto Princesa City, nasa ikalimang pwesto ito noong nakaraang taon, kung saan ang karaniwang klase nito ay hypertension. Sa buong mundo, ayon sa World Health Organization, tinatayang nasa 540,000 katao ang namamatay taon-taon dahil sa sakit na ito. Alam kaya ng mga taga-World's Best Island ang trans fat? Ano ba ang palagiang kinakain dito sa isla ng Palawan? Cardiovascular diseases are diseases which have been related to lifestyle diseases. So, it includes the way you eat, genetics, and then how you handle yourself, like do you eat properly, do you do exercise, yun po, or do you practice a sedentary lifestyle. Ano ba meron sa Araceli? Bakit number 2 yung hypertension ng ano doon sa Araceli? So probably dahil yung maring unhealthy living style nila at yung sa food intake nila. Ayan ang hilig ng Pilipino, hindi lang taga Puerto, lahat tayo, no? Masarap kasi yung ating mga, lalo na yung mga produkto nating pang-agrikultura dito, tulad ng mga karne. Minsan napapabayaan natin po yung ating lifestyle, healthy lifestyle dahil doon po. Alam mo naman, pag kumain tayo, di ba? Minsan, 4 times a day. 6 times a day, 5 times a day, ganun. Lalo na ngayon, yung mga fast foods natin. Karamihan, ganun gusto natin, madali lahat. Ang trans fatty acid ay nahahalo sa ating pagkain kapag dumaan sa iba't ibang proseso, tulad ng pagluto gamit ang mga mantikang galing sa hayop. Kadalasan itong ginagamit sa mga paborito nating mga pritong ulam, mga panghimagas na niluto sa mga mantikang nagtataglay ng TFA. Marami sa mga ito ay pang-araw-araw nating nakakain, ngunit hindi natin alam ang banta nito sa ating kalusugan. Tagal ko na sa Palawan, hindi ko pa narinig ang trans fat na yan. Kung yan pala ang nagiging hazardous sa pagkamatay, di ba, na maraming namamatay, dapat time for us to know kung ano talaga yung advantage at disadvantage ng merong pagkain na may sinasabing ganyan. Oo naman, we're aware of yung trans fat or yung danger of cancer-causing ingredients from our food. Mostly, it's from processed food, junk food, fast foods, di ba? So, we should be very conscious of what we eat. Sa dami ng isda rito, mga taga rito na rin sila, nagsawa na rin siguro. So, nag-change. Parang nagpalit na rin sila ng diet. So, pag-educate naman po, actually, more on common kasi yung ating ano, di ba, yung ating know-how. Pag mataas yung cholesterol mo, pwede kang magkasakit, magkaroon ng sakit ng puso, di ba? So yung trans fat, so medyo mahirap po talaga siyang layman's term, lalo na po sa community, di ba? Kasi ano po yun siya eh, syempre na Tagalog mo siya, ano yung trans fats. Para sa naturalist at raw vegan advocate na si Deniu Arazola ng Bahay Kalipay, malalim ang ugat ng pagkain ng mga taga-Palawan. Karamihan sa mga ito ay nagsisilbing alaala na ng kanilang mahal sa buhay. Ang tawag nila is comfort food. Yes. Diba? Kasi comfort food, ibig sabihin, you feel that certain part of you is being comforted. And it is actually directed to a certain memory. The memory is also directed to food again. So food, memory, comfort food. For example, si Lola, mahal na mahal ako ni Lola. Every time ako nagkakasakit, lulutuan niya ako ng ganitong klaseng pagkain.
ibibake niya ako ng ganitong klaseng cake. Or si mama, pag masama ang ano ang pakiramdam, bibigyan ng daddy ko ng chocolate. Hindi pa naman huli ang lahat para hindi makaiwas sa trans fat. Mahalaga pa rin ang tamang kaalaman. Ayon kay Arizola, hindi ito madaling gawin. I would say that ang una natin gagawin is to really check what's inside our pantry cabinet. Yun lang muna. Know how to read the labels. Then sa likod, kung ano ang mga flavorings yun. In fact, ang ano nga yun, ang rule of thumb yun, pag lumampas ng 5, wag mo nang bilhin. Pag hindi mo na napapronounce dyan, na may mga X, Y, Z dyan at W at hindi mo kayang ipronounce in one reading, wag mo na siyang bilhin. Dahil sa masamang banta sa kalusugan sa tao ng trans fat, nitong Hulyo ngayong taon ay na-file na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang Trans Fat Free Philippines Bill. Isinusulong ito ng iba't ibang samahan at iniakda ng ang Probinsyano Party List. Layunin itong ma-regulate ang trans fat sa ating mga kinakain. Sa ngayon po, walang pang lokal na batas tayo o ordinansa para pag-regulate ng mga pagkain may trans fatty acid, TFA. You know, para ito ay iwasan ng ating mga kababayan. Tayo po ay nagsasagawa ng muna ng pag-aaral tungkol dito. Pero maganda kung at least na umpisan sa Congress, sa representatives, kasi yun din nga, kasi kung ayaw mga tao, it's high time for them to know na yung trans fat ay talagang nakakasira talaga sa katawan, sa kalusugan. At kung meron man doon, siguro magkakaroon din tayo ng ganun sariling version para nasa gin dito sa province. May mga programa na rin ang ating lokal na pamahalaan sa lalawigan at lungsod na maaaring sumuporta laban sa trans fat. Isa na nga dyan ang pagsusulong ng pagsasaka at agrikultura na naging malakas ngayong panahon ng pandemya dito sa Palawan. So, meron po kaming obesity and overweight management prevention. So, kasama po yan siya sa bagong nutrition-specific program. So, dahil sa bata po yung aming mga ang hinahawakan or beneficiaries, so 0 months to 5 years old po yung aming target beneficiaries po. If we do health education and make the people aware of the mga diseases that could cause this intake of large amount of fat, this trans fat na mga foods, I think madali nating mapapaintindi sa kanila and mapapapractice na to avoid consuming such kind of food. Daming namamatay sa mga heart attack, hindi natin alam na yun palang pinanggagalingan. Ako, personally, my mother died dahil nga doon. So, kung buhay pa siguro si mama, nasabihan ko na siya na, ma, don't use that oil, use this one. This is more better. Hindi pa trans fat free ang Palawan. Sa pamamagitan ng mga katotohanan ng inyong nakita, hindi imposible na marating natin ang malusog at ligtas sa pagkain na lalawigan sa hinaharap. May kalayaan tayong pumili sa kung ano ang ating gustong kainin. Sa panahong tulad ngayon, mahalaga na isaalang-alang natin ang mga pagkaing magbibigay sa atin ng lakas at magpapatagal pa ng ating buhay. Tulad ng aking personal na advokasya na pinili kong magbawas ng timbang at umiwas sa mga pagkaing nagtataglay ng trans fat. Mula sa dating timbang na 93 kilograms, nagawa ko itong maging 65 kilograms. At hindi ko ito ginawa para lamang sa aking sarili, kundi para na rin sa mga mahal ko sa buhay na gusto kong makasama sa mahaba pang panahon. Ito ang inyong Binibining Sexy 2018, Mary Valerie Fernandez Guzman, para sa Palawan Daily News.